Yan oh, mga kapatid, so ang ganda. Lusog-busog, parang Bear Brand. Busog-lusog, galing magsubo. So hulaan nyo pala mga kapatid, so kung anong magiging kulay na itong dalawa na to. Comment down below mga kapatid. Yan, may bago na namang itlog. Ayan oh. People, how are you guys doing? Kamusta kayo mga kalapatid? So yun, nakita nyo naman ang pagmumukha ko. So yun mga kalapatid, ano, bibilisan natin ang vlog natin sa kanila kasi nga malamig ngayon dito, napakalamig. Sisingsingan natin sila. Kung napansin nyo last time, siya yung unang-unang napisa, kaya mapansin nyo mas malaki siya dito sa isa. Pero normal naman ang paglabas nila sa itlog kasi usa silang lumabas. Yan o mga kalapatid, so ang ganda. Lusog-busog, parang Bear Brand. Busog-lusog, galing magsubo. So hulaan nyo pala mga kapatid, so kung anong magiging kulay na itong dalawa na to. Comment down below mga kapatid. So yan, may mga singsing tayo. May singsing tayo dito, old ring lang, ARPF 2020 ng New Zealand, Auckland. Saka so na ang number 175 saka 176. So old bird ring na siya, sila kasi hindi na tayo umabot sa susunod na, so hindi na tayo umabot sa race, no, o sa season na to. So old bird ring na nga yan. So ang mangyayari kasi ang next season pa is August 1 pa yung release ng next season. So yan, kabitan na natin sila. So laki na ng paan itong lokon to. So kabit natin sa kanya si number 175 dun sa unang napisa sa malaki. So yan, so kabit natin sa kanan. Pampadulas lang mga kalapatids, ano? Tingnan natin. Tapos meron din na yung pamunas dito. Yan. So yan, di na nga natin sila malalaro sa pang young bird, pang old bird talaga sila next year. So hopefully ito nga itong dalawa na to, masubukan natin ang bloodline nila, no, kung aarok ba sila sa 1,200 km na race. Itong panungkit natin, yun, ayos. So sunod naman, ito maliit pa ipa na ito, kaya kayang kaya pa, walang kahirap-hirap pag may madulas. So ito naman, key number, ano, 176 ang ano natin, kakabit. So ito yung pangalawang napisa, maliit pa eh. So yan, swerte lang tayo, binigyan lang tayo ng singsing. Ang hirap na talaga kasi makahanap ng singsing ngayon kasi nga late na tayo. Imagine July ngayon, sa August labas na ng next season. So yan, kabit na natin yung singsing niya para. Tapos pala mga kalapatids, pag-aaralan tayo magsingsing. May magandang balita pa ako sa inyo kasi nagsipag itlog yung dalawang pairing natin. Mamaya pakita ko sa inyo. Oh, panundot, panundot. Yun, swak na swak mga kalapatids. Balik na natin sila sa nanay nila. Kasi siguradong nilalabig na itong dalawang to. Ayan o, panalo mga kalapatid, so look at that mga kalapatid, so sus, anong kulay mga kalapatid? Comment down below. So brown ang nanay, red chick ang nanay, ang tatay blue bar. So ayan o, ayan o. Tapos ayan pa yung isa. Ito isa, tingnan natin kung anong kulay na ito. Nakawit na siya. Oh, ganda. Balik na natin kasi nalamig na ngayon. Siguro mga 10 degrees hapon na, 10 degrees ang ano. So yun. Tapos tingnan natin yung dalawa pa nating breeder na ng itlog na. So goods na goods. Hopefully magbigay sa atin ng maganda tong unang papisa natin na to. Kasi kumbaga
trial pa lang natin sila. Hindi natin alam, hindi pa rin tayo sigurado kung magbibigay o kung aarok sila sa ano. Sigurado namang may blood talaga sila na pang long distance, kasi yung mga ninuno nila is nag-champion na, nag-finish na ng 1,200 km. Pero syempre, kailangan pa rin natin subukan, di ba? Pero malapit na sa katotohanan to. Kaya nga sinasabing mas maganda, bloodline muna do yung titingnan kaysa sa itsura. So yun, silipin natin yung mga breeders natin doon, mga kalapatids. So yun, mga kalapatids, ito yung isa nating breed. So itong natatandaan nyo, itong blue barnahin na white flight na ito, si 99, siya yung kapartner nung hindi nag-fertile nung nakaraan, si 6255, yung checkered. Dalawang beses silang nag-itlog pero hindi nag-fertile. So ayan, ayan, may bago na namang itlog, ayan o. So ayan, yung itlog na yan, ito ang kapares niya, mga kapatids. So ayan ang pulse, ano, na kapatid ni Badman na nag-finisher ni Sir Miles na hindi lang finisher, day bird pa ng 1,200 km. So kapatid yan. Tapos yan, bloodline pa rin evolution. So yan, hopefully sana yung ano, mag-fertile na nga ito tong pairing na yan, no? So yan, kung ano yung anakin nila, yan din ang susubukan natin sa susunod na season ng race dito sa New Zealand. So ayan, may itlog na, dalawa. So mga susunod na araw, titingnan natin kung fertile yan. Hopefully mag-fertile naman. So mga medyo bata pa yung ano natin, mga breeder natin, pero yan, subukan natin. So hindi natin ano, kung talagang aarok sa 1,200 km na race, pero sure ball yan, kasi kahit paano siguro isa dyan may magbibigay sa atin, kasi yung mga relatives nga, tulad na sabi ko kanina, mga nandito sa ating line is talagang nasubukan naman na, no. So tayo na lang ang mag-ano kung paano natin ipe-perform, no, sa race na yon. So yun ang mga pag-aaralan natin sa susunod, mga kalapatids. Pero ang breeding talaga na yan, pinaka kailangan natin pakaingatan talaga yung breeding. Pero wala naman akong binibigay sa kanila, natural lang, pagkain lang naman na ano, feeds lang talaga binibigay ko, saka tubig. Yan. So tingnan natin yung isa. So yan, ito naman yung nakaraan na yung partner ng blue bar na hina nasa kabila. So siya yung kak na yun, yung checkered na to. So di natin alam kung mag-aano to, kung magpe-fertile. Ano lang to, trial lang natin. So kung sakali, malalaman natin, kasi itong babae bata pa to. Siguro mga 7 months old pa lang tong babae na to, tong hen. Tapos ito yung cock. So alam natin to, kuwan lang natin, experiment lang. Pinaresan ko ng bata, baka sakali na mas gusto niya yung bata na baka doon siya mag-fertile. So ayan, halos sabay silang nag-itlog nung kabila. So goods na goods yan. So kung di man mag-fertile sila, gagawin natin silang yaya. Ililipat natin yung itlog nung sa kabila para makarami agad tayo. So kaya pag di siya nag-fertile, babalik natin siya sa amo niya. Doon sigurado may pagkakalagyan na siya pag di pa rin siya nag-fertile ngayon, ano. So yan, may dalawang itlog na nga rin yan, ano. Ayan, oh. Ganda ng itlog na ngayon na ito. Dati nung unang itlog niya is maliliit kasi bata pa nga, no? Pero ngayon, yan, goods na, ang laki na ng ano, size ng itlog, quality na. So yun, mga kalapatids, shoutout muna natin yung mga nagpapa-shoutout pala, no? So shoutout pala kay Papa B and Pam TV, yan, tiga Canada yan, subscribe nyo rin yung channel niya. And shoutout kay Kalapati Channel, yan, supportan nyo, meron din siyang channel, ayun nga, yung channel nga, Kalapati Channel, search nyo. So isa rin siyang fancier dito sa New Zealand. Magaling yan, si Doc, ano yan, si Doc, Dr. Kalapati Channel. So yun, search nyo. And kay Kimpoy TV, shoutout, saka kay JB,
Mamangon Galang. So shout out sa inyo. Salamat sa mga sumusuporta ulit sa channel natin. And yun lang mga kalapatid. So hope nagustuhan nyo yung vlog natin. Please like, comment, share down below. And yun, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe po kayo. And see you next vlog. Thank you.